lahat. What's up? Kamusta kayo? Hi dyan sa mga magiging seaman someday, sa mga estudyante na gustong maging official someday, tsaka sa lahat mga nanonood. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa cargo operation. Ang barko namin ay isang container vessel or container ship na nagkakarga ng mga container vans. So ngayon papakita ko ngayon kung ano yung mga ginagawa namin sa cargo operation tulad ng stowage. So ngayon pupuntahan natin yung isang kasamahan ko na apprentice na naka-duty sa 12 to 4 kung paano niya ginagawa yung stowage niya. So let's go! Guys, dito kami sa hatch cover ngayon, sa taas. Itong naka-duty ngayon. Makita natin kung paano gawin yung stowage. So, bibira ng container van yung gantry na yan. Tapos, papakita ko sa inyo yung container number dyan. May container number yan. Yan. Yan na container number. Tapos isusulat yan dito kung saan nilalagay stowage. Tapos hahanapin dito sa load list kung ano yung timbang at ano yung destination. Yung load list binibigay ng taga port yan, ano yung mga container ba na kinakarga at ano yung timbang. So, ganito yan paano nilalagay yung container. Yes. Sa tulong ng mga steba, sila magpapasok ng container. Pag nasa mga probinsya kami na lugar, ginagamit namin sa pagdiskarga at saka pagkarga ng container is yung crane namin. Dalawang crane dun sa kabila, yan. Yung ginagamit namin pag walang mga ganito sa isang lugar, gantry o yung nagbibira ng mga container. So, isasali ko din dito yung pag-lashing namin sa container kasi part naman din yun ng cargo operation. Yung lashing, ginagawa namin pagkatapos ng karga. Ginagawa namin yan para mag-secure ng mga container. So, sobrang bigat niyan. Mga guys, pakita ko sa'yo ng mukha ng lashing bar. So, ito yung lashing bar. Ito yung ipapasok namin sa container van, which is the lock namin gamit nito. Ito yung pinakamabigat, turning buckle, mas mabigat pa to sa'yo. Tapos, pag three-high kami, tatlong patong-patong na container, ginagamit namin is long bar, ito. Sobrang haba na yan. Sobrang bigat din. So, pag two-high kami, or isang container lang, wala nakapatong, ito ginagamit namin. Short bar. So, ipapakita ko rin sa'yo, sa inyo mamaya, kung paano mag-lashing, paano ikabit yung turning buckle. Pero maya-maya na yan pagkatapos ng cargo operation. Tapos pagdating naman namin dun sa next port of call namin, which is dun namin i-discarga yung mga container. Bali, dalawa yung port of destination namin. So, pinatanggal din namin yung mga lashing bars. Parang tanggalan ng mga lock yung mga container para ready to, ano na, ready na i-discarga yung container. So, yun. Mag-aalas 4 na, duty muna ako. So, I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Tanong kung sino yung mga taong mga naka-orange or mga naka-ibang damit tulad niyan, ewan ko lang, hindi makita eh. Yan yung naka-orange, yan sila ay sila ang tinatawag na steba, stevedores. Sila yung
sila yung nagpesto ng mga container, sila yung naglalagay ng mga sapatos. Sapatos means yung dun isushoot yung container. Dun isushoot yung butas ng container para parang ano, parang guide lang, parang ilalak kasi yun eh. Bakil na sobrang bigat. Ganyan mo. Alright. Alright. Next, turn back in. Kita mo, kita yung maestro. Anak. Wala na manunood nito, tro. Lagay ko lang yung Facebook niya dito. Alright, ready to depart. Natin ngayon sa Port of Iloilo. Ang gagawin natin ngayon ay magtatanggal naman ng mga lashing bar. All right, kakatapos lang namin mag-dislashing. And sana nakikita nyo wala ng mga lashing bars. So maya-maya magsisimula na ang discharging operation or kung yung magdi-diskarga ng mga container. So ngayon kakatapos lang namin magtanggal ng mga cleats. At kami ay magbubukas na ng hatch cover. Pero bago buksan yung hatch cover, kailangan naka-on pa yung motor. Yung dalawang motor na yan. Maingay ito. Magdadrive yan. Yan, neutral. Tapos bibira na. Bibirahin na ito gamit ito. Arriba. Dito kami ngayon ng partner ko sa my gangway. Kasi walang operation. Walang tao. Arriba kasi, so break time ng mga steba. So yun lang pala yung proseso ng cargo operation. Paulit-ulit na proseso. Hanggang sa matapos na naman to sa pagdidiskarga. Tapos, diretso na sa pagkakarga na naman ng mga empty hanggang sa kami ay mag-lashing ulit at hanggang sa kami ay makadepart na naman papunta sa next port, which is yung last port namin. At paulit-ulit na proseso na naman na magdi-dislash, magdi-diskarga, magbukas ng hatch cover, diskarga sa bodega, tapos maglo-loading na naman. Katapos ng loading, paulit-ulit na proseso hanggang sa mag-depart, hanggang sa kami ay makabalik ng home port, which is yung Manila.
at idideskarga na naman yung mga empty containers or minsan may mga poles o poles yung may laman na container pero konti lang naman hanggang ito ay madiskarga sa Manila at kami ay kakarga na naman ulit para sa next port of call namin. So hanggang dito na lang muna po. See you next time.